Isa si Angela Ochoa sa Matsagang Pumila sa vaccination site sa Immaculate Heart Parish sa Barangay Maysilo, Malabon. Online seller po ako. Since lagi po akong lumuluwas, kailangan ko na po magpavaccine kasi may tatlo po akong anak. Pagdating po ng Lunes, inaasahan natin na kung may darating po tayong supply ng bakuna, magpapatuloy po ang regular na operasyon po ng vaccination sites dito sa Malabon, kung saan bubuksan po natin muli ang lahat po ng vaccination sites. Tuloy-tuloy din ang pagbabakuna sa Manila Grandstand Drive-Thru Vaccination. Umulan man o umaraw, pinilahan ito ng mga motoristang nais magpabakuna. Muling iginiit ng DOH at National Task Force Against COVID-19 na epektibo ang lahat ng bakuna. Ito'y matapos na manawagan sa Senate hearing ang ilang medical professional sa gobyerno na bumili ng mga bakunang may mas mataas na efficacy rate dahil sa banta ng Delta variant. Tiniyak ng Philippine Food and Drug Administration sa publiko na ang iniimbestigahang mga doses ng Moderna vaccine nang dahil sa contamination umano sa ilang vials nito ay sa Japan na ipamahagi. Gate ng FDA, walang kaparehong report na vaccine contamination sa bansa. The first doses that were delivered to us were manufactured in Spain but not from the same batch, no, that is being checked right now. Sinabi naman ni Department of Information and Communication Technology Undersecretary Emmanuel Caintic sa Kamara na ang kanilang planong VaxCert PH Digital Vaccination Certificate ay hindi ipapalit sa yellow card na inisyu ng Bureau of Quarantine bilang patunay na bakunado na laban sa COVID-19. Paliwanag ni Caintic, kakailanganin ang yellow card tulad ng seafarers bilang proof of vaccination. What is the difference between VaxCert PH and the yellow card, no? Kasi it was mentioned by ASEC of the DFA na yung yellow card is already internationally recognized, no? And ang kailangan lang talaga is depende dun sa country. Kung kaya ang World Health, gumawa sila ng bagong standard na kailangan sa maging digital kasi parang kailangan yung simple lang, ma-validate po talaga digitally kung valid ba to. Ayon sa DICT, sa Setyembre magkakaroon ng dry run sa NCR at sa Oktubre maaari nang ipatupad ang paggamit sa VaxCert PH. Raya Capulong, ABS-CBN News.